Ayan na sila. Ayan na. Orong konti, orong konti. Ayan, pahaba kasi ito, kasi hindi pwede mag-ano sa may kalsada. Pahaba, no? Ayan, disiplinado po itong ating supporters, no? Hindi katulad ng mga akbayan nasa kabila na nandoon, pinipilit sarili nila, halos magipagsiksikan sa may entrance ng kongreso. Diba? Oh. Pero yung supporters natin, supporters ni Taydigaw, ngayon makita ninyo, disiplinado sila mga kababayan. Diba? Yan lo! Ganon kadisiplinado yung mga supporters ni Tatay Digong. Hindi katulad ng mga MP nandun. Hindi pagsiksikan sa harap ng kongreso. Diba? Yan, marami ito. Eh yung ano, yung mga MP konti lang, ilang piraso lang yung mga MP na yan. Yan, pinaurong pa banda dito. Ayan na, nandyan yung mga MP. O, ayan o. Kaya binantayan sila ng mga pulis. Nandyan yung mga MP. Ang mga DDS, disiplinado. Ang anong otos, yun, sinusunod. Pero tinan yung mga MP, nandyan. Nagipagsiksikan sa harap ng kongreso. Di ba? Dami nito, haba pa nito mga pen, haba pa nito. Hey! Abangan natin mga pen, abangan natin pag Oy, ito na may kumbuy na oh. May kumbuy na mga pen, may kumbuy na dumaan. Ayun na. Idol, may kumbuy na, ayun na. Iyan oh. Tatadigaw na yan. Grabe na to. Darating pa si tatay. Pastilan. Malapit na si tatay. Malapit na. Yan. Hello. Woo. Yan. Shout out sa mga taga-payatas dyan. Yan. Ayan, nakaabang dito. Dahil parang ramdam ko na mga kababayan. Pag may makita tayong kumbuy dito ngayon. Ayun, no? Pag may makita tayong kumbuy, no? No? Ay, sino ba itong katabi ko? Hindi ko ito kilala, eh. Palike answer po mga kababayan. Ito na yung mga medyang bayaran. Dana. Labasan mo mga medyang bayaran. Ano? Dami. Sa kabila sila. Kabila? Ayan o, nandiyan o. Tama lang tayo, dahil parang tanaw ko na nga may ano, may kumbuy na oh, dumating oh. May kumbuy na, nandiyan na oh. Malapit na rin, malapit na. Pag may makita tayong ano, haggard, yun na yun.
May makita tayong SPJ. Ayan. Ayan na yung SPJ. Ito na. Woo! Eterte! Duterte! 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 Wala nang pumapala! Duterte! Ayan na si tatay! Ayan si tatay! Grabe! Woo! Ayan si tatay! Woo! Ayan si tatay, wala na! Game over! Eto na! Tapos kayo mga kuwagtong! Mga kuwagtong, tapos kayo ngayon! Ayan na! Tapos kayo ngayon mga kuwagtong kayo. Ayan, nasa loob na si Tatay Digong. Nasa loob na si Tatay Digong, nasa loob na. Ayan, nasa loob na si Tatay Digong, mga kabay, nasa loob na. Tapos ngayon ang mga kuwagtong. Kumakaway siya kahit nasa loob ng sasakyan. Oh. Diba? Sobrang tuwa ni Tatay Digong dahil nakita niya mga supporters na nakaabang dito. Ayan, balik na to sa ano? Balik na to sa loob, grabe. Oh, balik na to sa loob. Balik na to doon kung saan ano kasi inabangan lang. Dahil nga tumawag nga kay Atty. Vic Rodriguez na kakaway lang, no? Si Tatay Digong. Kakaway lang. Kaya dito muna pinagsamantala, pinaabang sa gilid ng highway, no? Pero ngayon, babalik na po tayo sa loob, no? Ayan, babalik na po tayo sa loob, mga kababayan. No? Abangan natin kung ano yung status sa loob, no? Yan na, pinapabalik na to sa loob. Grabe. Ayan, pinapabalik na to sa loob, mga kababayan. Balik na sa loob. Wala na, tapos ang kwagtong ngayon. Tapos ang kwagtong. Pero loob, wala. Dahil... Ito na. Dito pala tayo. Mga idol natin. Yan, pinapapabalik na po sa loob yung mga tao para hindi makaharang sa karsada. Ayan, balik na po sa loob yan. No? At yun lang, inano lang na kasi si Tatay Digong malapit na dahil nga tuloy nga yung pagharap niya ngayon dyan sa loob ng Tuadcom. Tingnan natin kung anong mangyari kay Abante, kay Fernandez at sa iba pa dyan. Ang mga animal na yan, di ba? Yan. Oh, respetado yung ating mga DDS supporters, Duterte supporters. Ayan, bumalik na po dito sa loob ng gym. Oh, dyan, oh, dito sa part na to. Pero yung mga animal, ang mga MPA, nandun sa harap ng Congress, no? Nandoon sila. So hindi na po binuksan ni Tatay Digong yung pintuan ng sasakyan o yung salamin ng sasakyan, no?
kasi nagmamadali dahil yun nga oras na rin, no? Mababayan, palike and share po na subscribe, no? Grabe! Para nawala boses ko dun ay. Para nawala boses ko dun. Nadaan si Tatay Digong ay. Grabe! So ang tabay pa rin tayo dito, makabayan, ang tabay pa rin tayo dito. Grabe! Ang tindi talaga. Para nawa. Grabe si... Alam niya mga kababayan, sulit na sulit. Grabe siya, no? Si ano, si Parak TV. Ha? 12,000 watching. Grabe, dami ah. Nauna kasi kayo dito kung ako nauna dito. Nandun kami sa kabila eh. Iwan ko lang. Nandun kami sa kabila. Eh, no. Nagkakalat na rin dito yung mga... Oy! Si Old School! Si Old School, no? Nagkakalat na rin dito yung mga... ano. Sila kasi nauna eh. Yung mga bangag. Mukhang babaliktad na yung mga blangat na parang. Nandito na, bumubuntok. Pinabalik na doon sa ano. Ay, sir, magandang, mas maganda ka pa sa ano. Ay, puta inis! Napag-inlangit, salamat. Ano yung mga vlogger ng mga bangang? Pasok kayo, sir! Nag-iinit ah. Pati ka ngayon pumasok. Pati ka ngayon pumasok ka ba? Bakit di na ako makalabas eh. Pag senado lang tayo. Baka magpasama ka. Baka makakontemp ako eh. Kilala ka niya, Bante. Putay na ito yung tumitira sa akin eh. Lalo na si Dan Fernandez. Oo. Si Dan Fernandez. Oh, si Dan. Si Dan Fernandez. Ah, si Utering. Oo. Yan yun. TBS. TBS. Andag-lag tayo mga kababayan. Oo. Tulit dito eh. At dito tayo marami. Marami mo sa... Ay, Dan, to me. Salamat sa maganda. Ah, 1 minute TV. Nalag-lag yung Hindi na binaba yung wheels sa salamin. Kasi ano, bulletproof pala yun. Oh, bulletproof yun. Delikado yun, delikado yun. Kaya kumaway na lang si Tatay Digong kahit nakasirado yung bintana ng sasakyan. Kitang-kita naman po sa move ng ano. Na si Tatay Digong sobrang saya dahil sinalubong ng mga supporter. Oh. Diba? Dami talaga, grabe. Kung pumayag lang sana yung security guard niya, nahihinto siya. Ang problema, yung haggard, hindi kasi huminto eh. Ayaw. So, okay lang yun. At least nakita natin si Tatay Digong. Nandito tayo para suportahan si Tatay Digong. Ayan, gustong-gusto ko talaga bugbugin ng mga bangag. Nakita nyo naman mga kababayan natin. Kung ano karami yung mga dutay. Oo. Diba? Ang dami. At yung mga insay mga dutay, sa tutulang, nandito. Oh, nandito yung mga tangalista. Jerry Pai. Kinumunta na kita. So, nandun na sa loob, bumalik na mga tao dun. Nami-miss ka na namin, man. Mga kababayan. Dito. May interview. For the first time, dumating na rin si dating pangulong Rodrigo Duterte dito sa kamera. Ano ang pakinggan? Well, President Duterte is here to satisfy the cry for his blood. At ayan, binibigay niya yung kanyang sarili at sasailalim doon sa tinatawag nilang Quantum Investigation. But again, what is there to investigate? This is a clear case of waste of taxpayers' money. Kung may kaso ka kay Pangulong Duterte, isang pamo, hindi mo kailangan mag-imbestiga. Anyway, if they find any faults in the drug war of President Duterte, hindi naman sila magpo-prosecute. They will make a recommendation to the Department of Justice, probably to the Ombudsman. Hindi sila. So why don't they just let the Department of Justice and the Ombudsman do their work? May trabaho itong mga ito at mandato nila ito, hindi kongreso ito. Tama. Attorney, kaninong gastos naman ito? Itong ginamit na sariling bulsa ba ni dating Pangulong Duterte? O ang alin? Ito yung galing Davao, papunta pa doon ba diyan? Sariling bulsa niya. Oh. Hindi naman siya binigyan ng pamasahe ng Quadcom eh.
sa bilyong-bilyong piso nawawalang pondo. Tapos aabalahin nila yung dating Pangulo. At nung nandito na handang umarap, kakansilahin nila and then itutuloy na naman. Hindi naglalaruan ang dating Pangulo. Ito'y kagalit-galit. At dapat umalma ang lahat ng Pilipino. Because this is not the way you treat a former president. Bilang dating executive ni Pangulong Bongbong Marcos, tingin mo ba tama ba, narapat na ganito yung pagtrato nila sa dating Pangulo? Alam mo, ang termino ng isang Pangulo, 6 na taon lang, hindi ka habang buhay dyan. At ako'y naniniwala kung paano mo tratuin ang iyong kapwa-tao, ganun din ang magiging pagtrato sa iyong pagbaba mo sa puesto. Nakakalungkot dahil nagiging endless cycle of political persecution. Hindi naman dapat. Yung dating Pangulo, nagsilbi na yan. At lahat ng Pangulo, bibigyan mo dapat ng presumption na lahat ng desisyon niya was done and made according to his best life during his incumbency. So kung pwede ko naman lagi ang ano eh, ang after the fact, di ba? Ngayon kung sa tingin mo may mga flaws, di-legislate ka na lang. Pero hindi mo dapat i-persecute ang dating Pangulong Duterte. Okay, maraming salamat. Yan, sa number one senador natin, guys. Niyang matapos yung pagdinig dahil gusto niya magtuloy-tuloy. At kung ano man ang magiging disposition ng Quadcom, eh siguro ang dapat tanong, handa na ba sila na maramdaman ang galit ng sambayan ng Pilipino? Maraming salamat, At maganda umaga. Si Attorney Vic Rodriguez po ang pahayag ni Attorney Vic Rodriguez, no? Dahil sa pagdating ng kapitid ng mga babayan. Ayan po. Thank you. 50 piraso lang hindi sa atin yan.